Pag-usapan natin ngayon mga kadribol ang naganap na huling sagupaan ng magkapitbahay sa Los Angeles na Lakers at Clippers. Pero bago po natin simulan ito, kung bago ka pa lang sa aking channel, mangyaring gawin mo muna ito bilang pagsuporta. Salamat po! Subscribe to my channel! Kumusta kayo mga kadribol? Welcome back sa Kadribol Basketball. Nakumpleto nga ng Clippers mga kadribol ang apat na panalo laban sa Lakers ngayong season. At sa huli nga nilang pagtatapat ngayong regular season, nagmukhang kawawa ang Lakers sa ipinamalas na laro ng Clippers. At nagtapos ang laban nila sa score na 132-111. Sa Clippers, si Reggie Jackson ang nanguna sa kanila. Siya ay pumuntos ng 12 points sa fourth quarter upang hindi na makahabol pa ang Lakers. At siya ay nagtapos na nakuha niya ang kanyang season high 36 points at samahan mo pa ng 9 assists at 8 rebounds. Si Ivaka Zubac naman ay umiskor ng 19 points at nakahakot ng 9 rebounds para sa Clippers at malaki ang naitulong upang maselyuhan ang panalo nilang ito laban sa koponan ng Lakers. Ito na ang pampitong sunod-sunod na panalo ng Clippers sa Lakers overall sa kanilang tapatan. Na-outscored nga ng Clippers ang Lakers sa third quarter sa score na 37-10 at nakuha nila ang kanilang limang sunod-sunod na panalo sa loob ng 8 araw. Kabilang ang 2 panalo nila sa Lakers. At dahil sa panalo na ito ng Clippers, nalapit sila na makawala sa pagpasok sa play-in tournament dahil 1 game na lang ang angat sa kanila ng 7-seeder na Minnesota Timberwolves. Samantalang sa koponan naman ng Lakers, na ngayon ay 4 na sunod-sunod na ngang natalo matapos ang All-Star break, si LeBron James ay nakapagtala ng 26 points at 8 rebounds. Ang Lakers na sa pagsisimula ng season na ito ay mataas ang championship aspirations. Ngayon ay 2 games na lang ang lamang nila sa Portland Trail Blazers para sa pang-11 na pwesto sa Western Conference standings. At mukhang mapapaaga ang pagtatapos nila ngayong season. Nagsimula nga ang Lakers sa laban na gamit ang kanilang ika-31 starting lineup ngayong season na sina Dwight Howard, Austin Reeves, Malik Monk, Russell Westbrook at LeBron James. Si Talen Horton-Tucker ay hindi nakapaglaro dahil sa kanyang ankle injury. Ang kanilang 2 bagong dagdag na players na sina DJ Agustin at Wenyen Gabriel ay kapwa nakabuslo ng kanilang kauna-unahang 3-pointers sa kanilang Lakers debut sa gabing iyon. At sana mas marami ng playing time ang maibigay sa 2 ito sa mga susunod pa nilang laban dahil mukha namang may maitutulong talaga sila sa Lakers. Ang susunod na mga kalaban ng Lakers ay ang Golden State Warriors na ngayon ay inaabot din ng kamalasan dahil sa sunod-sunod na rin ang kanilang naging pagkatalo. Tignan natin kung may pagpapatuloy ng Lakers ang pinagdadaanan na ito ng Warriors o baka matuldukan na ang kanilang losing streak kapag nakaharap na ang Lakers. Anong masasabi ninyo sa naganap na huling tapatan na ito ng magkapitbahay sa Los Angeles? Makakuha kaya ng panalo ang Lakers sa Warriors at may pagpatuloy nila ang disappointments ng Golden State? Mangyaring mag-comment lang kayo dyan sa comment section mga kadribol. Sa ngayon ay hanggang dito muna tayo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe muna bilang pag-suporta. At palike na rin ang video natin ngayon. And as always mga kadribol, kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po.